What's up mga kapatid? Welcome back to Boss Lucio Channel. So gusto mo bang magkaroon ng ultimate setup sa iyong live streaming? O yung tipong hindi naglalag? O yung sobrang linaw na live stream? Mga kapatid natin. So ngayon guys, tuturuan ko kayo ng OBS Setup 2021. Yung best ultra settings mga kapatid natin na pabagay sa inyong mga PC. Mapa high-end man yan o low-end. So mga kapatid natin, syempre bago natin umpisahan yan, ay kung ikaw ay bago dito sa ating channel, ay syempre mga kapatid natin, huwag mo pong kalimutan i-click ang subscribe button at yung maliit na bell para lagi po kayong updated sa lahat ng ating videos. And syempre po mga kapatid, lagi ako naka-live sa aking Facebook page, Boss Lucio. So pasukan mo muna, intro! Perfect! Mga kapatid natin, hindi na natin paliligoy-liguyin to. Punta na tayo sa ating OBS mga kapatid at ipapakita ko sa inyo ang ultra settings, okay, para magkaroon kayo mga kapatid natin ng sobrang linaw na live streaming. And sana mga kapatid, panoorin nyo to ng mabuti at tapusin ninyo para po magkaintindihan tayo at hindi na po tayo paulit-ulit at hindi na magme-message pa sa page natin para lang tanungin, anong bitrate mo Boss Lucio? Anong settings mo Boss Lucio? So clear tayo mga kapatid? So tara, punta na tayo sa ating PC. So mga kapatid natin, ito ang ating OBS. This is the blank settings mga kapatid natin, or the blank, walang nakalagay guys, okay? So pumunta muna tayo sa settings mga kapatid. So guys, pwede nyong kopyain to, ayan mga kapatid natin, para sa mga nalilito. Pero sa mga medyo may alam na sa OBS, pwede ninyong laruin to mga kapatid. So guys, punta muna tayo dito sa stream. Dahil po sa bagong update ng OBS, pag pinili po natin yung Facebook Live, may option na po na lumalabas ang ganito na minimum video bitrate 6000, ayan mga kapatid natin, maximum audio bitrate is 128, and then blah 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 blah. Lumalabas ngayon sa bagong update ng OBS. So mga kapatid natin, hindi natin susundin yan para mga kapatid makagawa tayo ng mas malinaw at mas mataas na specs pa dyan. So guys, pipiliin nyo dito is custom, okay mga kapatid, para po walang problema. So next natin mga kapatid, punta tayo sa output tab. So sa output mga kapatid natin, make sure naka-advanced mode ang inyong mga OBS. Importanteng-importante yan guys, kailangan naka-advanced yan. And mga kapatid natin, pag naka-advanced na yan, uncheck the rescale output para mga kapatid hindi masyadong bugbog yung ating encoder. Encoder natin guys, kung meron kayong mga GPU or mga video card, piliin nyo po yung NVEC 264. Kung wala naman X264, it's okay mga kapatid. Pero kung Mobile Legend lang naman ang lalive stream mo, okay na okay yan. Pero kung magbabaloran ka or any PC games mga kapatid, medyo tagilid na tayo dyan pag X264 lang ang gamit mo. So recommended ko may video card talaga mga kapatid pag FPS or PC games yung nilalaro. Naintindihan, pag Mobile Legends, it's okay lang ang X264. Pero ako mga kapatid, meron akong graphic card. So mga kapatid, pipiliin ko yung NVEC. So mga kapatid, punta tayo dito sa rate control. Okay, dito tayo sa CBR or constant bitrate. Okay, constant bitrate mga kapatid, ibig sabihin nito, kung ano yung ilagay natin bitrate, ayun lang po ang mga kapatid natin ang susundin ng ating encoder o ng ating OBS. Kasi pag pinili po natin yung BBR mga kapatid, ito po yung variable bitrate. So mga kapatid, pwede kayo maglagay dito ng minimum bitrate and maximum bitrate. So guys, lalaro-laro yung inyong bitrate. So may chance na lumabo, may chance na luminaw ang inyong live stream. Which is good din naman mga kapatid natin para sa mga hindi magandang internet connection. Pero guys, ako, CBR mga kapatid natin para po tulit at matindi ang ating live stream. So guys, sa mga nanonood ng live stream ko, alam nyo naman kung gano'ng kalinaw yung ating live stream, di ba? So mga kapatid natin guys, dito ang gamit ko po is 3,200 bitrate. So mga kapatid, again mga kapatid, titignan muna natin kung ilan ang upload speed ko. So punta tayo sa speedtest.net mga kapatid, and syempre guys, check natin yung upload speed natin. So I'm using a PLDT Fiber 100 Mbps, and may gumagamit po ako ng LAN cable Cat 8. Ito po yung gold plated na yung LAN cable ko. So medyo na-enhance yung ating internet, sabi nila, pag if you using a LAN cable Cat 8. So yan mga kapatid natin, meron ako ditong 159 upload speed. So guys, pwede akong maglaro ng kahit anong gusto kong upload speed. Again, ang maximum bitrate ni
Facebook is 6,000 bitrate lang. So guys, hindi naman natin kailangan mag 7,000 or 8,000, 9,000, blah blah blah. 6,000 lang ang maximum na tinatanggap ni FB. Kahit pa mag 10,000 bitrate ka sa iyong OBS, 6,000 lang po mapatid natin ang maximum. Okay? So balik tayo sa OBS mga patid. So 3-2 lang ang gamit ko mga patid, dahil papakita ko sa inyo mamaya kung ano ba ang video output na meron ako. So guys, sa keyframe interval, make sure mga patid naka number 2 yan para po fix na po tayo. Kasi pag naka 0 yan guys, ibig sabihin naka auto ka. So mga patid, lalaro-laro yung keyframe interval mo, mga patid, may chance na malabo sa isang frame, biglang malinaw sa isang frame, mga patid, may ganon. So guys, pag naka fix ka na 2, so means mga patid, yun lang yung gusto mong keyframe mga patid natin. So sa preset mga patid, pwede kayo mag quality, okay, kasi yung PC ko it's i7-7700 lang and I'm using GTX 1070. So guys, quality lang mga patid para hindi masyadong bugbog. Pero po pwede rin naman ako mag max quality. Pero kung kaya ng PC mo max quality, kung wala kang problema, it's okay. So sa profile mga patid, pipiliin natin dito high para po high priority tayo ng ating mga PC. So pwede tayo dito mag main, baseline, pero guys, mas recommended ko high na lang. So mga patid, wag ninyong papakailaman tong look ahead na to guys, dahil medyo magugulo na po yung system ninyo and yung Psycho Virtual Tuning, naka-check po yan. Sa GPU mga patid, 0 lang po yan and sa max B-frame, 2 lang din po. So yun mga patid, punta na tayo dito sa video tab. So sa video tab mga patid, again, ang base and output ay magkaiba. Ang base is yung nakikita mo sa screen mo. If you using a wide monitor mga patid, wala akong pakialam dyan. If you using maliit na monitor guys, nasa sayo yan. Ang laging nagkakatalo dito guys is yung output, yung napapanood ng mga viewers natin. Kahit lagyan mo pa ng 1080p ang base mo, ang output mo naman ay 320 lang. 320 lang po ang mapapanood ng mga viewers. Malinaw? So guys mga patid, pwede tayo magpalit-palit ng iba-ibang aspect ratio guys. Again, marami na po akong mga aspect ratio na tinuro sa inyo guys. Ayan, papakita ko na lang sa screen mga patid natin yung iba-ibang aspect ratio. Kayo na lang po ang mamili. Lagi nyo pong tatandaan is yung nasa dulo ng aspect ratio na pinili ninyo. Example mga patid, the 1920x1080. Ano po yung nasa dulo mga patid? 1080. So means mga patid, 1080p resolution yung pinipili mong resolution, 'di ba? Nagkaintindihan tayo mga patid. Kung 720x720, mas pinipili mong 720 yung iyong resolution. Nagkakaintindihan ba doon mga patid natin? So mga patid, doon na po papasok yung bit rate. So ito mga patid natin, sa lahat ng gagamit ng 1080p na resolution, ang bitrate na maganda guys is 3,000 to 4,000 mga patid natin. Clear tayo dyan? Kung gusto mo is 6,000, it's okay lang. Kuha? And para naman sa 720p, eh pwede na po ang 2,000 to 2,500. Kung gusto mong i-3,500, it's okay lang din. Pero mga patid natin, it's 720p lang naman din. Same, di ba? So mga patid natin, ayan na nga, gagamitin natin dito is 1080p, 1920x1080. Ayan po ang aking output, mapapanood ng aking mga viewers. So dito tayo sa downscale filter. Sa downscale filter mga patid natin, may iba-iba pong mga samples dito. So sa downscale filter guys, mas recommended ko talaga ang 36 samples kung may video card ka. Pero kung wala kang video card guys, go for 16 samples lang para hindi po masyadong mabugbog ang iyong encoder kung wala kang video card. Kung gamit mo lang ay X264. Pero again, if you using a video card and using NVENC new guys, go for 36 samples, lalo na sa mga naka RTX dyan guys, malinaw na malinaw yan. So mga patid natin, dito tayo sa FPS. So po pwede tayo mga patid mag 30 FPS, and then pwede tayong mag 60 FPS. So mga patid, depende sa inyo guys. So ako, partner ako, so po pwede akong mag 60 FPS mga patid natin. Yan ay depende sa mga creators. So kung level up ka guys sa 1080p hanggang 30 frame rate ka lang, hindi ka pa pwedeng mag 60 frame rate sa 1080p pag hindi ka pa partners. Pero pwede ka mag 60 frame rate if using 720p kung level up ka lang. Naintindihan? So guys, ako again, partner ako, so 60 frame rate. So mga patid, ayan lang po ang settings na pinakamaganda, the best na mga patid natin para sa OBS. Wala nang iba mga patid natin. Again, nagkakatalo lang yan sa iyong resolution at sa iyong bitrate. Again mga patid, pag tama ang timpla ng iyong bitrate, wala kang magiging problema sa iyong live streaming. So again mga patid, balikan nyo yung sinabi ko kanina kung paano nga ba ang bitrate sa 1080p at paano naman sa 720p. Okay? So mga patid, yung next part natin, dito na po magkakatalo kung meron kang high-end PC or low-end PC. Para mabilis na lang po intindihin mga patid, ganito. Okay? The more you add resources mga patid natin or source
resources, the more na dadagdag sa CPU usage and sa iyong RAM. Naiintindihan mo? If you're using a low-end PC, make it simple your live stream, guys. A simple Mobile Legend and then camera and your alerts. That's it. Huwag na pong maglagay ng kung ano-ano. Okay? So ako, mga patid, I'm using a 7700i7, mga patid, and meron akong 16GB RAM. Kaya namang supportahan ng CPU ko yung meron akong resources, guys, sa aking OBS. So mga patid, kung makikita ninyo, guys, meron akong animated scene dito na apoy, animated scene, guys, na amplify ng company, animated scene, mga patid, natin na neon lines, and animated, mga patid, natin, guys, na alerts. So mga patid, again, lalo na po pag media source ang inyong ilalagay, mas malakas pong kumain ng CPU usage yan. So ito naman, mga patid, natin, example, low-end ng yung PC, mga patid, ayan, ito yung mga isa sa mga best example, okay, the simple your Mobile Legend, MLID kung gusto mo, and then onting alerts, and your webcam. That's it, mga patid natin, guys, yan lang po ang maganda para sa mga low-end, and wala na kayong masyadong magiging problema dyan. Minsan kasi, mga patid natin, nasosobrahan na tayo sa mga alerts and everything. Again, mga patid, lalong-lalo na po ang mga alerts na may TTS or text to speech, kada po salita ng inyong text to speech, mga patid natin, malakas po sa CPU yan at malakas po sa RAM yan. Nagkakaintindihan, kung hindi naman kaya ng CPU, tiis muna. Okay, pag nakaipon, go upgrade. So lagi yung tatandaan, mga patid, ito pa yung isang way para makita natin kung naglalag ba tayo sa ating live streaming. So mga patid, napakasimple lang nun, guys. Punta lang kayo sa inyong mga task manager. Right click nyo lang sa inyong mga task bar, guys, and then lalabas na po yung task manager. Bar na to, so dito ninyo makikita ang inyong CPU. Mga patid, ako, guys, kita nyo naman, nagre-recording tayo using OBS, and then may isa pang OBS na umaandar, kaya po dalawang OBS po yung umaandar na nakikita ninyo dito. And mga patid natin, may Google Chrome na umaandar, yung aking mga Elgato, something like that. Pero guys, kita nyo naman, 56% lang po ang kinakain. Pero mga patid, ipapakita ko sa inyo ang pinagkaiba nyan pag ginamit ko yung isang scene na puro overlay na mga media source. Yung maraming effects, mga patid, tignan nyo po, 58 to 59 ang andar ng ating CPU. So yan, mga patid natin, ito po yung scene ko pag ako'y nagla-livestream, guys, at maraming mga effects and something like that. And look at my task manager ngayon, guys, from 58 to 59%, and nagiging ganito na nga, guys, 6 to 7 to 70, mga patid natin, yung laro ng ating CPU. Mga patid, dahil na nga yan sa mga animated, guys, ayan, oh, kita nyo naman yung animated natin. Nakikita nyo po, guys, yung animated company, animated na apo, animated, guys, na neon lights, mga patid, ayan, may neon lights, animated na alerts, and everything, guys, animated na webcam, mga patid, ayan, guys, oh, animated na webcam. So guys, patong-patong na po yan, lahat po yan ay media source. So guys, kakain yan sa inyong mga CPU. So naiintindihan na, guys, hindi porket meron kang PC and then kayang ilagay yon sa iyong OBS, eh ilalagay mo na lahat. So mga patid, matuto tayong tumingin sa ating mga PC kung kaya ba ng PC natin yung mga pinaggagawa natin. So mga patid, para naman sa mga Valorant, sa mga FPS or PC games streamer dyan, mga patid, mabuti pong i-check nyo po ang task manager nyo pag kayo ay nagla-livestream. Okay? Para po malaman ninyo yung cost ng lag at hindi po tayo nanguhula. So mga patid natin, pag nag 100% po kasi ang ating CPU, makakaranas po kayo dyan ng lag, mga patid natin. Talagang tatalon-talon yung inyong salita, yung inyong gameplay, and everything, at sobrang mararamdaman ninyo sa part ng CPU nyo or sa inyong system unit, eh sobrang init po talaga, mga patid. Doon nyo po mararamdaman yon na parang bigay or hirap na hirap ang inyong mga system unit. So mga patid natin, guys, sana naging malinaw po yan. Again, yan ang best settings ko, mga patid natin, ngayon 2021. That's why ang aking live stream ay walang problema and laging malinaw at sobrang quality. So guys, I hope nakatulong yan, pero kung hindi pa rin po kayo satisfied sa aking mga sinabi, eh wag po kayo magatubiling mag-comment sa baba, mga patid. Babasahin ni Boss Lucio yan at pupusuan. At syempre, mga patid, lagi kong sasabihin sa inyo, guys, road to 50k subscriber na tayo. Baka naman, mga patid natin, wag na po ninyong kalimutan i-click ang subscribe button at yung maliit na bell para lagi kayong updated sa lahat ng ating videos. At syempre po, mga patid, lagi ako naka-live sa aking Facebook page, Boss Lucio. So again, mga patid, I'm Luis De Ortevez, aka Boss Lucio, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!